Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapatid sa pananampalatayang Islam, andito ang munting payo at paalala ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mga alipin ng Allah na nakakagawa ng kasalanan. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza amilta sayyi'atan fa'atbi'aha hasanatan tamhuha. Sahihut Targhib. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza amilta sayyi'atan, kapag ikaw ay nakagawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala, fa'atbi'aha hasanatan, sundan mo ito agad-agad ng gawaing mabuti. Bakit kapatid? Tamhuha, sapagkat buburahin niya, tatanggalin niya ang gawaing kasalanan. Kapatid sa pananampalatayang Islam, napakagandang payo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating lahat, sapagkat alam ng Allah, alam ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang alipin ng Allah ay makasalanan, makakagawa ng pagkukulang ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gayunpaman, huwag kang mag-alala. Huwag mag-alala ang sino mang nakagawa ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang gagawin po natin ay sundan po natin agad-agad ng gawaing mabuti. Hindi po ang gagawin natin yung hihinto na tayo sa pagsagawa ng ibada. Hindi po ganun. Di porket nakagawa tayo ng kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala ay hihinto na rin tayo sa pagsagawa ng kabutihan. Hindi po ganun. Mali po ang pag-uunawa natin na ganun. Dapat ang gagawin natin continuous ang pagsagawa nating ibada tulad ng pagsasala. Huwag tayong hihinto sa pagsasala, mas lalo nating dadagdagan ang ating sala. Kung tayo ay nagsasala ng 5 beses sa isang araw, sundan natin, dagdagan pa natin ng pagpapatayo ng mga salatun nawafil o di kaya mga salatus sunnah. At sundan pa natin ng mga iba't ibang gawain tulad ng sadaka, sapagkat ang sadaka, ang pagbibigay ng kawang gawa alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala ay buburahin niya. Dahilan ng pagbubura ng ating gawaing kasalanan. So ngayon, dalawa na ang gawaing ibada na mabubura ang ating gawaing kasalanan. So ganun po kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi po ang gagawin natin na hihinto sa pagsagawa ng ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi po dapat ganun. So, ang gagawin po natin, sana mas lalo nating dagdagan, palakasin, sundan agad ng gawaing ibada kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan sa Allah. Yun po ang munting payo ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.